sa isang taong presumed innocent unless proven guilty. Diba? Si Pastor. Ganyang yung, at as a result of that, dalawa ang namatay ng mga katutupo natin under the term of, under the watch of Bismarck Bill. No? So, makikita mo na itong barbito ang rason kung bakit maraming tao ngayon ay namumugian at nawawala ang tiwala sa BNP. Pero, at the end of that, is yung command responsibility. At the end of all of this is Bongbong Marcos. Kasi siya yung president. At under his watch, yung tiwala ng taong bayan sa pulis ay babagsak. Katulad nung nangyari sa tatay niyang pasista na diktador na abusado sa poder. Ganon din ang nangyari sa AFP at sa PNP na wala ang tiwala at pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Kasi tinuruan ni Marcos Sr. na maging abusado, parang private army niya. At ganyan na yun ang ginagawa ng anak niya, si Bongbong Marcos. Ganyan na ganyan, sinisira na naman niya ang mga institusyon natin. Ma'am, kayo po bilang nasa dating gobyerno sa from former President Duterte, nakita po niyo kung paano po inaangat ni former President Duterte yung mga kapulisan. Pero ngayon, parang napapasubo sa kahiyan itong mga pulis. Ano po yung pakiramdam na ngayon nagagamit po sa politika itong mga pulis? Una-una talaga, napakalungkot ko. Kasi under PRRD, sinabi mo rin, no, the PNP enjoyed their highest trust ratings. Okay, di ba aksidente yun? Kasi ang president natin noon, talaga pwede mong pagkatiwalaan at saka talaga nagsisigyan, hindi siya papayag na aabusuhin ang Pilipino, lalo na ng mga pulis. No, so, nalulungkot ako kasi kilala ko mga pulis. Marami sa kanila nalulungkot sa nangyayari ngayon at nagagalit dahil nagagamit sila. Ang katulad ng Pilipino, no, mulat na rin ang isip nila. At ang isang isip na bukas na ay hindi na pwede magsarado. It has been a very long journey for the AFP and the PNP for them to have been trusted by the Filipino people, and they will no longer go back. Yan ang pagkakaalam ko, and that is also my hope, no, na kakaunti lang, naniniwala pa rin ako, may tiwala pa din ako na atin sa Pilipinong, sa taong bayan, ang pulis at ang AFP. And I'm asking the Filipino people to hold their faith. Kakaunti lang yan, para sa atin pa rin sila. Maliban sa nakakalungkot, ma'am, hindi ba ito nakaka-alarma o nakakatakot? Kasi nga, kung kaya nilang gawin yun sa isang vice president, how much more sa mga... Yes, correct. Paano nagawa nila sa vice president, nagawa nila sa isang pastor na 7 million ang followers, no? May sariling kapangyarihan ng mga taong ito. Paano pa yung Pilipino na walang-wala? Madali lang yun. Para sa kanila, parang chinelas lang. Katulad ng pagbabaliwala ni Bongbong Marcos sa mga kababayan natin na nagutom at talagang nasalanta ng baha. Mga walang pakialam ito sa mga maliliit na tao. Yan ang nakakatakot dito. Isang gobyerno na corrupt, walang pakialam sa mahihirap at abusado. Ma'am, last lang sa Edgar Sites. Sabi ni Gibo, pang humanitarian effort daw ito, pero dumaan na yung karina, nasa Taiwan na, pero wala pa rin Amerikano tumutulong. So, napakaganda, no? Napakaganda na nakita ng Pilipino ang kasinungalingan ng gobyerno ito sa kanila, at saka mga tuta ng kano, mga nakaupo ngayon. Kung kaya't, ang kalikasan na mismo ang nagtanggal ng mga maskara nila. Nasaan ang Amerika? May nakita ba kayo? Wala, di ba? So, kalokohan yung mga sinasabi nila. At yung walang karespeto sa Pilipino na nagsisinungaling. Katlan po natin yun. So, alam mo kasi, ang gobyerno, meron niyang kontrata sa taong bayan, sa grado niya. Sacred contract, ang tawag dyan. Ibinibigay natin ang tiwala natin sa kanila. Pero, we have to be worthy of the trust. Paano mo pagkakatiwalaan yung sinungaling? Kaya walang respeto sa Pilipino at walang kahihiyan. Walang kapasidad pa nila. Yun ang problema. Thank you, ma'am. Thank you po. Ayan mga kababayan, papalaplan po natin kay Dr. Lorraine. Dok,
Ano po ang pinapakita bilang isang doktor? At dati po kayong nanungkulan sa ating pamahalaan. Ano po ang inyong nakikita bilang sintomas sa isang tao, yung parang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya? Katulad ng sinabi ko, ang pinakamalaking problema para sa akin na yung opinion ko ay ang pangulo natin, nakita natin yung video, no? Na nagsusnort ng mukhang cocaine yon. Pero meron ba siyang maliwanag na siya mismo ba? Meron ba siyang sinabi na hindi, hindi ako yun? Wala, di ba? So, at ang nagdepensa sa kanya, ang mga secretary niya na pulpol yung mga salita. Oh, ano pinagsasabi? Tenga daw, ganyan. Iniinsulto pa yung katalinuhan natin. So, yun ang problema natin ngayon. Kasi, so, I am with President Duterte kasi logical yung sinabi niya na hindi na kailangan yung authentication kasi ang pinaka-authentication natin ay ang isang pangulong ayaw magpa-drug test, di ba? Hindi na niya ayaw magpa-drug test, ayaw niya mismo bumarang. Hindi talaga lalaki ito. So, ano ba ang drug addict? Nakakatakot ang drug addict? Yes. Marami sa pamilya ko nalulong sa droga. Bawat Pilipino siguro, bawat pamilya rin ganyan. At ang natutunan namin, no, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang drug addict. Sinungaling yan. In fact, dapat inilalagay yan sa rehab center or mag-therapy siya. Kasi hindi ka pwedeng maniwala sa kanya. Walang mabuting kahihinatnan. Walang pwedeng gawin kasi nga may sakit siya. So, magnanakaw siya, sinungaling siya, at wala siyang pakialam. Magugutom ang mga anak niya, kukunin niya yung pagkain para kung pwedeng ibenta, pambili ng droga. Yung tuition ng anak niya, pang droga. Kahit yung pang chemotherapy ng nanay, pang droga. Lahat yun, ganun. So, yung nakikita natin ngayon sa president na ito, no, na walang pakialam, tingin ko dahil yun doon, dahil sa droga, tingin ko ang president natin ay durugista. So yun yung pinakamalaking problema natin. Nakakatakot ang kombinasyon ng may hawak kang malaking kapangyarihan at durugista ka. So, anong susunod gagawin nila? Assassinate nila si Vice President? No? Tinanggal na yung security niya eh. Mahirap ba i-imagine yon na ang isang durugista na lalasing na lasing sa kapangyarihan ay inuutos yon? Eh mga baliw nga yung mga yan eh. Diba? At saka yung mukhang mga nakapaligid sa kanya, ay gayon din. No? Malakas na malakas ang ugong-ugong na yung mga nakapaligid sa kanya ay katulad niya, lulong din sa droga. Ano mangyayari sa Pilipinas? Mawawipe out tayo, masisira ang Pilipinas. Marami ang mamamatay. Marami ang malulugmok sa kahirapan. Dahil meron siyang hawak na kapangyarihan na ang gagamitin lang niya yon, hindi para sa bayan. Walang kapasidad ang drug addict na mahiya and to care for others. Wala. Yan ang problema. Ayan. Last na lang po, Dok. Yes. Bilang doktor, sa ating gobyerno ngayon, mayroon din naman po nanunungkulan ng mga doktor. Yes. Wala po ba silang napapansin sa mga ganitong napapansin ninyo? Tingin ko alam nila kasi mayroon akong grupo ng mga doktor na kaibigan ko na syempre pag doktor ka, kitang-kita mo yun. Yung coke jaw lang, yung mga ganyan-ganyan lang, napaka-prominente, di ba? So, tingin ko, yung mga nagtatakit kay Bongbong Marcos ngayon, kakahiya sila. Ibig sabihin, kumakapit sila sa kapangyarihan. Ibig sabihin, wala silang totoong pagmamahal sa bayan. Pinapanood ko si Bongbong Marcos at naisip ko, wala bang nagmamahal sa tao ito para sabihin sa kanya na bumaba ka na? Bakit si Senator Aimee Marcos? Siya mismo nagsasabi sa amin na yung kapatid niya ay lulong sa droga. Pero bakit hindi siya tumayo at sabihin, bumaba ka na, mahal kita pero mas mahal ko ang Pilipinas. Therefore, ang tingin ko kapag ganon, mas mahal mo ang political ambitions mo kung pinagtatakpan mo pa rin itong taong ito. Maraming salamat po, Doc Gloria. Thank you, Limar. Okay. Isa pa pong tanong. So, inamin